Lonzo Ball mga idol, masaya ngang nakalaro si LeBron James sa team ng Los Angeles Lakers kahit isang taon nga lang ang tinagal nito. Sabi niya, he was my favorite player growing up, so being able to share the court with him and learn from him was a time in my life I'll never get back, I'll never take for granted. Hindi nga daw kalilimutan ni Lonzo Ball yung panahon na kasama niya si LeBron James sa Lakers. Marami nga daw kasi siyang natutunan doon at siya ang kanyang favorite player. At alam niyo ba, nung panahon na mag-teammate nga sila sa Lakers ay sila ang may halos best net rating, silang dalawang duo, LeBron James and Lonzo. Dahil nga mga idol, complementary ang kanilang paglalaro. Parehas nga silang playmaker, kaya naman todo benepisyo ang team ng Lakers sa kanila, lalo na ang kanilang mga teammates. Kaya nga kapag magkasama sila sa court mga idol ay maganda ang nangyayari. Kaso nang dahil nga sa mga injuries neto ni LeBron at ni Lonzo noong mga panahon na yon ay onti lang nga ang panahon na kanilang ginugol sa court na magkasama. At ngayon naman ay pag-usapan nga natin ang naging mga sagot ni Stephen Curry sa interview niya nga. Dahil natanong nga siya at pinapili na kung iti-take away nga daw kukunin yung kanyang mga championship ring, ano ang kanyang mas pipiliin? Yung 2 championships with Kevin Durant or eto ngang latest championship niya? Ang sabi niya, no, give me this one all day every day. Pagpapatungkol yan sa kanilang 2022 NBA championship ring. Dahil nga daw mas meaningful ito mga idol, mas special. Okay lang na alisin para nga kay Stephen Curry kahit dalawang championship pa yon. Basta itong kanilang 2022 NBA championship ay ganyang makikip. At ito nga for sure ang pinaka-meaningful na championship para nga kay Steph sa 4 na rings niya. Dahil alam naman natin kung gaano nga kahirap ang kanilang pinagdaanan. 2 years na walang playoffs, tapos yung pangatlo ay nalaglag nga sila sa play-in pa lamang. Kaya nga for sure special ito para kay Stephen Curry, kagaya nga nung kanyang nasabi. At ngayon naman mga idol, sa panghuling balita natin ay pag-usapan nga natin ang nireport na itong isang Jazz page sa Twitter. Sabi niya meron nga daw siyang sources na nabalitaan na ito nga daw Jazz at Lakers progressing towards a deal that will send Russell Westbrook and draft compensation to Utah. At nag-reply nga sa kanya ang isang tanyag na Utah Jazz reporter. Sabi niya discussion pa nga lang daw ang nangyayari at wala pang agreement. At mga idol, sinabi niya nga na alam niya nga daw yung mga players na involved dito sa trade na ito, pero hindi niya nga daw ito pwedeng i-share. Pero ang nilinaw niya na multiplayer trade dito. Ibig sabihin mga idol, tatlo pataas ang player na involved dito nga sa Lakers and Jazz trade. So kita naman natin na patuloy pala ang pagkilos ni Rob Pelinka. Patuloy nga ang paghanap niya ng trade kay Westbrook. Nanggaling na mismo ito sa isang Utah Jazz reporter. Abangan na lang siguro natin kung ang kanila bang discussion, ang kanilang pag-uusap ay meron kang mararating. Magkakaroon ba sila ng agreement? Tingnan nga natin kung itong si Westbrook ay maglalaro nga next year sa team ng Utah Jazz.